budget ang kaganda. Pero ano nga ba ang totoo dun sa Jeffrey O. case na manager ni Liza Soberano at kasosyo ni James Reed sa kanyang careless music. Inulis siya. Yes, sabi, nakapagpiansa siya noong Friday. Tapos sabi naman, nakakulong pa rin siya. Sabi ni Miss Dana, di ba? Sabi nga ni Miss Dana. And he's facing deportation, di ba? Kasi dahil sa wala naman siyang visa and work permit. Tapos may mga business pa rin pala dito. May mga business sa siya sa poblasyon. Yung mga Japonesa. Sa kanya yun. Kaya nandun pa natin si Liza. Nalaman ko, sa kanya pala yun. Uy, sandali. Totoo bang nung hinuli daw si Jeffrey O ng BID, nandito sa Pilipinas yes, si Liza? Yes, nandito si Liza noon sa Pilipinas. Pero yun yung sabi ng mga kaibigan ni Liza nang makachikahan namin sila sa isang coffee shop sa BGC. Pero yun nga daw, maswerte daw si Liza at wala dun sa mismong opisina that time. Kasi nag-opisina kasi si Liza din sa Careless. So, syempre, no, kung nandun siya, di makita siya sa video. So, lagi rin siya doon. Pag nandito siya sa Pilipinas. Oh. Bakit siya nag-uopisina doon? Dahil talent siya? Or nagmumunlad siya ng secretary parang, ba? Or hindi, what? Parang yun nga. Kasi parang involved siya sa creative siguro. Creative team. Yung kailangan linawin natin kasi baka mag-isip yung iba. Baka hindi, baka nakiki-wifi lang siya doon. Nandito siya, June. Di ba naka-attend nga siya? Bakit wala siyang data? Pero umalis siya. Umalis siya. Pero bumalik na ulit siya. Pumunta siya ng US before after ng oo nga, kasi nagpunta siya doon sa ano, di ba? Sa Cinemalaya. Sa Cinemalaya. Sinuporta nila yung pelikulang Rookie. Rookie. Kasi nung ngayon, director ng Rookie? Director Samantha Lee. Yung Rookie about sa ano eh. So kasama niya si Girl. Janine. Pero balita ko may blind item ka about it for tomorrow. Tapos eto na. Actually, usap-usapan din sa Cinemalaya. Yung about Liza. Paano na kaya yung career ni Liza? Dahil nga, di ba, nahuli na yung manager niya. Tapos, hindi po, kung manager lang yun, eh, kasi nagmamanage niya sa kanya si James. Tapos, Lee. Ongoing pa rin kasi yung parang rally ng mga screenwriters sa Amerika. That's why hindi pa makaalis si Miss Dolly De Leon. Maraming demands din kasi. Kasi diba? Parang tumitindi daw lalo yung stop demands. Taping sila, stop shooting. Yung mga kasama doon sa... Pero sandali, kasi Miss Dolly. Actors Guild. Sandali, si James ba walang balak talaga magsalita? Kasi yung tatay niyang sinasabing isa sa nagpahuli daw. Ano, diba? Actually, nandun siya sa video. Nakita siya doon sa video. Eh. Ano ba? Kumakampi ba siya? Or... Wala eh. Tahimik siya. Hindi pa siya nagsasalita. Kasi ang sabi niya, tatay niya yung isa sa mga nagsumbong kay Jeffrey. So ngayon, parang sila na yung nagmamanage doon sa Careless. So paano kaya yung sinolo na nila? Sinolo na nila. Yun ang chika. Pero paano kaya yung mga business ni Jeffrey dito, no? Saka marami sila sa Careless, diba? Dami niyang business dito sa Makati. Gusto mo bang i-manage sila yung business niya? Yung Japonesa, kasi masarap doon eh. Diba? Nakikita ko yung mga friends ko, kaya pala marami celebrity na pupunta doon. Eh. Kumakain sila doon. Mukhang masarap, pero actually, nagda-diet ako. Super lapit lang talaga noon sa Careless na office. Oo nga. Yeah. Mga, siguro mga 5 minutes na lakad lang, nandun ka na sa Careless. So sa tingin mo, ano nga ang mangyayari sa career ni Liza abroad? Kasi nawala lang naman yung isang tao. Hindi naman nasarado yung... Careless mismo. So patuloy ang pag-ikot ng mundo ng Careless Entertainment. Even without. Pero sana Jeffrey. Magbigay rin na sila ng ano no, official statement, di ba? Para maging malinaw sa lahat. Diba? Yung management kasi mismo. Yung iba iniisip, paano ngayon wala na si Jeffrey, hinuli siya, may deportation case siya. Yes. Naku, mawawala na rin bang case ang Careless? Mawawala ba si Liza? Oo, di ba? Yes, yun ang kulang sa Careless sa mga karir nila. Di ba dapat naglalabas talaga ng official statement para hindi saka na dito ang publiko. Alam kong anong paniniwalaan. So, alam diba? Ko si Jeffrey, parang siya yung pinakamalaking share. CEO tsaka founder. Asin siya talaga. Parang president. Bakit sabi, wala naman daw kasi bumabalik na ano kay James. Ayun lang. So, diba? Yun ang cheat ka. Yun nga. Kasi ayaw magsalita ni James din, di ba? Pero knowing James, feeling ka hindi naman sasalita si James. Pero kasi ano tinatry ni Kuya Boy Abunda na makausap si James about it. Siguro one day, pag ready na si James.